Praise God. Hallelujah. Bless po ba ang lahat? Amen. At bagaman ni ilan lang tayo dito, pero pinagpapala pa rin naman po tayo. Eh, no? Amen po. So, sa araw po na to, at alalahanin po natin, ano, ito po yung mga araw na kung saan po ay dito po yung tinadhana o parang inano ng ama sa atin yung kanyang anak na ibinigay niya, ano? Ibinigay niya yung kanyang anak, ano? So, dito po at talagang naganap yung mga, ano, kasi sabi nga po ni Jesus Christ, hayaan na lang daw po na maganap yung sakripisyo na gagawin niya, dahil ito po yun ay gagawin dahil para sa ating mga kasalanan. Ano po? So dito po sinasabi po yung, ito po yung pagbibigay, ano? Kung ang iisipin po natin na kung paano binigay ng Diyos ang kanyang anak para sa ating mga kasalanan. So sa oras po na to, at hambing po natin sa ating sarili, ano, kung paano din po ba tayo magbigay para naman po sa kanyang templo. Ano, so tayo po ay dumako sa isa naman pong mahalagang gawain sa ating Panginoon, at ito po yung tithes and offering. At dito po binabasi yung pagbibigay po natin sa ating Panginoon, na kung saan po ito po ba ay naaayon sa ating mga puso. Ano? At ang sabi po ng Diyos sa Matthew 6:25, ano, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, inumin, susutin, dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. So ano po ba yung alalahanin natin sa bawat oras ng ating pamumuhay? Ano? Kung ito naman po yung pangako ng Diyos sa atin, tayo po ay bibigyan niya, ano, lahat ng ating mga pangangailangan. So sa ating buhay naman po, paano po ba tayo magbibigay naman po para sa ating Panginoon? So dito po, makikita po sa ating sarili na kung paano po natin ipagkakaloob yung ating ikapo para sa ating Panginoon. Ito po yung ikapo ay ginagamit po, hindi po kailangan ng Lord to, no? Ito po yung ikapo na sinasabi niya ay magagamit sa ating templo, ano? At dito po sa buhay po natin, patuloy po nating pangahawakan yung mga salita na ito, sapagkat ito po yung totoo. Ito po yung magbibigay sa atin o magpapala sa atin habang buhay. So paano na lang po kung chinachallenge po tayo ni Lord sa paraan na kung paano po tayo magbigay para sa kanyang templo. Sinabi nga po sa Malakay 3:10, ano, kung bubuksan niya daw po yung durungawan ng yung langit at ibuhos yung pagpapala, kung magbibigay, kung ibabalik po natin ang ikasampung bahagi ng ating kinikita. So handa po ba tayong ibalik ang ikasampung bahagi ng ating kinikita, bagaman doon po sa magiging pangako o sa magiging challenge ni Lord sa iyo na ibubuhos niya sa iyo ang pagpapala, lalong-lalo na po sa sinabi sa Hebreo 6:38 na siksig, liglig at umaapaw na pagpapala. Amen po. So kung handa na po ba ang bawat isa na magbigay, magbibigay po tayo ng ayon sa ating kaloob sa pasya ng ating puso. Amen po.